Maraming salamat po sa isang napakagandang awit, papuri sa Panginoon. Ngayon po sa mga oras nito ay tayo po ay mag-aaral muli ng salita ng Panginoon. Ang pamagat po ng ating pong paksa, ng ating pong pag-aaralan ngayon ay may pamagat na pangako sa iyo. Hindi po yung kanta po yan, ha? Ang sabi nito, pangako sa iyo, ako'y muling babalik.
May katanungan po mga kapatid, mga kaibigan. Ang tanong ay, may nangako na ba sa iyo na babalikan ka niya? O di kaya may pinangakuan ka na babalikan mo siya? So, bago po tayo magpatuloy po sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon, tayo po muli ay manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po Panginoon sa iyong kabutihan. Nawa po Panginoon sa inyo, nawa pong sa mga oras na nawa po na ito, ay nawa po ipagkalooban kami ng karunungan, katilinuhan at lalong higit sa lahat ay ang unawa ng sagayon maunawaan po namin ang nais niyo pong mensahe na iparating po sa amin sa mga oras na ito. Ito po aming dinadalangin at pinapasalamatan sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. So ngayon po ay, kagaya nga po ng katanungan po kanina, ay may nangako na ba sa iyo na babalikan ka niya? Meron na po ba sa mga babae po ay, o sa mga lalaki, may kasintahan at may mga asawa na, ay meron na po ba sa inyo na nangako na ikaw ay babalikan? Na nangako na ang sabi na kahit naman daw ay nasa malayo ng lugar, ay pangako niya sa iyo ay muli siyang magbabalik upang kayo ay magkasama. O kaya po ba ay, o di kaya ay may pinangakuan ka na babalikan mo siya? Yan. So, meron po ba tayong pinangakuan? Sa akin ay, siguro po ay, wag ko na sasabihin kung sino yon. Pero naalala ko may pinangakuan ako at meron ding nangako sa akin. Ang tanong ay, paano kaya kung ang isang tao na nangako sa iyo ay hindi po siya naging tapat doon sa kanyang pangako at yung pangako niya na babalikan ka niya, ay yun pala ay na-UTI ka na. Ano po yung UTI? Umasa tapos iniwan. So, napakasakit po mga kapatid, mga kaibigan kapag tayo po ay hindi na po binabalikan. Pero minsan po ba ay nakaranas po kayo na kayo po ba ay nangako sa isang tao o sa isang grupo o kung kanino pa man. At minsan po ba ay dumating po sa punto na nung kayo po ay nangako ay nababalik kayo ay hindi na po kayo nakabalik. Ano po yung ano, kailan po ba yung panahon na iyon na kayo po ay nangako at hindi nyo na po nabalikan? Naalala ko po nung ako po ay, nung ako po yung mga bandang, nung 19 years old ako, naalala ko ay kauna-unahan ko na sumama sa Boys of Youth o yung, ang Boys of Youth po ay isang gawain po ng mga kabataan dito sa ating paaralan sa Adventist University of the Philippines, dito po sa AUP, na ito po yung mga kabataan ng mga estudyante ay napupunta po sila sa iba't ibang lugar at ang ginagawa po nila ay nagpapahayag po ng salita ng Panginoon. Tapos, nung kami po ina-assign sa isang lugar, kasi ang 2 weeks po kami doon, madalas ang ano, kapag sa unang punta mo po doon, parang gusto mo nang umuwi kasi parawang na-homesick ka kasi gusto mong umuwi sa bahay nyo kasi yun po ay panahon ng mga bakasyon, maaring summer o kaya po ay December. Kaya instead na magbakasyon kami sa bahay, nagmi-ministry kami sa iba't ibang lugar. Ang tawag po doon ay Boys of Youth. One time po ay, nung kami po ay pauwi na, ang mga kapatiran at yung mga kabataan at yung mga naging kaibigan namin sa isang lugar na yon, as ang sabi po nila na, Kuya, ate, wag na lang po kayo umuwi, mamimiss po namin kayo. So kami naman po bilang mga estudyante kasi kailangan din po namin umuwi at umalis sa lugar na yon, ang sabi po namin, wag kayo mag-alala at kami po ay babalik. Minsan po ba ay nakaranas kayo na nangako kayo sa isang tao? Lalo-lalo na sa isang bata. Kapag bata pa lang pinangakuan mo, ay tatandaan ka yan. Kaya pag nangako ka, kailangan mo talagang gawin. So, ngayon po, sa madaling sabi, ang sabi po namin, huwag kayong mag-alala, babalik kami dito sa lugar ninyo. Sa madaling sabi, alam niyo po ang feedback nila. Ganyan naman palagi mga sinasabi nila eh. Nangangako sila na babalikan kami, babalik sila, bibisita. Pero ang nangyari ay hindi naman po talaga bumalik. Lumipas na lang po yung mga taon, mga panahon, ay hindi po talaga bumalik sila.
Ngayon po mga kapatid, mga kaibigan, inyo po bang naka-experience po ba kayo na nangako na sinasabi niyo po na kayo po ay bibisita, kayo, inyo po silang babalikan. Kaya nga po, o kaya kayo po ba'y pinangakuan na ng isang tao nang sabi maghihintay daw siya. Tapos babalikan ka raw niya. Kasi kung sa mga estudyante ay study first daw muna. Pagkatapos ng study first ay gusto namang magtrabaho, nag-abroad. Ang sabi ay, sige, lalo-lalo na pag nagsiman, sabi ay babalikan kita. So minsan po ba ay kayo po ba ay nakaranas na may nangako sa inyo na sabi na babalikan kita o babalikan kanya? Ngayon po mga kapatid, mga kaibigan, ating pong pag-aralan ngayon ang may pamagat na pangako sa iyo. Ito po yung pag-aralan po natin ang banal na kasulatan ayon sa aklat ng Juan 14 na ang talata po ay 1. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sabi po ng Panginoong Hesus, huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa verse 2, ganito po ang sabi, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan, kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Verse 3, ganito po ang sinasabi, at kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. So dito sa banal na kasulatan, mga kapatid, mga kaibigan, ang Diyos ay nangako. Ang sabi niya sa kanyang mga alagad at sa atin na bilang tagasunod niya, ay nangako ang Diyos na ang sabi niya, pangako sa iyo, ako'y muling babalik. Ang sabi ng Panginoon ay siya po ay pupunta doon sa langit na bayan. Pumunta na siya doon sa langit na bayan upang ikaw at ako at para sa ating lahat. Ano daw po ang sabi? Na siya ay maghahanda sa atin ng tahanan. Ang sabi niya, at kung ako'y pumaroon at kayo'y may ipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. Ang ginawa ng Panginoong Hesus ay nung siya ay pinanganak dito sa lupa, siya ay namuhay, nanahan na kagaya ng tao at naranasan niya kung ano ang naranasan mo. Dumating sa punto na dahil sa ating mga kasalanan, tayo kanyang tinubos at siya ay napako doon sa krus. Ngunit sa kagandahang loob ng Diyos, siya ay muling nabuhay muli sa ikatlong araw. At siya po, pagkatapos ng ikatlong araw na yon, nung siya ay nabuhay na magmuli, siya po ay nakihalubilo sa tao at sa 40 days at siya po ay umakyat sa langit. Pero bago po siya umakyat sa langit, nangako siya na kapag siya ay bumalik na sa kanyang tahanan doon sa langit na bayan, ang pangako ng Panginoong Hesus, ang pangako niya ay muli siyang babalik. Ngayon po mga kapatid, mga kaibigan, meron pong isang true story o true to life story na may pinamagatang pangako sa iyo. Ay, yan. Naalala niyo po ba yung palabas noong, ewan ko kung anong year ba yun, 1999 ba yun o year 2000? Hindi pa naman po ako masyado matanda, pero naalala ko yung kwento na yun, yung palabas na yun. Pero hindi po yun ang ikukwento ko po mga kapatid, mga kaibigan. Ngayon po, ang ating pong papakinggan na kwento, ito po ay pinamagatan ko pong pangako sa iyo. Merong isang binatang lalaki, yan, isang binatang lalaki na ito po ay galing po siya ng Visayas. Kung ito po ay pinanganak siya sa Camotes, Cebu, at itong lalaking ito ay lumaki siya doon sa Caridad Baybay, Leyte. So, ngayon, itong binatang ito, habang siya po ay nagkakaedad, habang siya po ay naging mga medyo may kaya niya nang pong mamuhay na mag-isa, ang ginawa ng kabataang ito ay pumunta po siya sa kamag-anak niya doon sa Mindanao. Mula sa Visayas, pumunta po siya ng Mindanao para sa lugar po ng Compostela Valley, sa part po yan ng Davao region. Ngayon po ang Compostela Valley ay tinatawag na po yan siyang Davao de Oro.
So ngayon po, mga kapatid, mga kaibigan, itong binatang ito, nung unang panahon, ay nung panahon na yon, hindi naman nung unang panahon, nung panahon iyon, ang ginawa niya, siya ay kung ano yung mga trabaho na pwede niyang magawa doon upang mga hanap buhay, ginawa niya po yung lahat ng iyon. Sa pagtatanim, pagtitinda, lahat ay ginawa niya. Dumating sa punto na habang siya po ay tumagal po doon sa lugar po ng Mindanao, ay itong binatang ito ay nakakita po siya ng isang napakagandang dalaga. At na habang sa kanyang pagmamasid ay nakita niya itong dalagang ito ay kahit na may kagandahan naman ay napakasipag talaga ng pagtatrabaho sa bukid. Isipin niyo po, nagsasaka kahit dalagang dalaga, kaya niya magsaka, kaya niya magbuhat, kaya niya magtabas. At ito ay napahanga itong binatang lalaking ito. Dumating sa punto na medyo na nahiya siya kasi marami pong nanliligaw sa dalagang ito. At sa ang iba ang nanliligaw sa kanya ay mayayaman. Tapos para bang siya ay ang sabi pa nga niya ay mas gwapo pa daw sa kanya ang nanliligaw. Kaya para bang siya ay nawawala ng pag-asa na makausap man lang o makilala man lang itong dalagang ito. So, sa madaling sabi, itong binatang ito, mga kapatid, mga kaibigan, ay nag-ano siya, kung sa ano pa ay nagpasikat. Nagpasikat siya. Dumating sa punto na habang nakikita niya yung babae ay meron pong pasan-pasan, kasi ito po ay probinsyana po kasi yung babae, ay nung nakita niya na may binubuhat po yung babae, ay ang ginawa niya, dahil nga gentleman, at gusto niya rin makilala yung babaeng iyon, ginawa niya ay dali-dali po siyang pumunta po roon at tinulungan po yung dalaga. Dumating sa punto na natuwa naman yung dalaga kasi ay isipin niyo naman po ay nagbubuhat siya ng napakabigat. At itong binatang ito ay dumating at upang tumulong. Sa madaling sabi, nagkakilanlan po sila at dumating sa punto na naging magkaibigan. Dumating ang mga panahon at mga taon na itong binatang ito, dahil nga gustong-gusto niya po yung dalagang iyon, ay ginawa niya lahat ng kanya pong makakaya at upang makuha po ang loob ng dalaga. Dumating po sa punto na marami pong nanliligaw, parabang ang itong binatang ito ay parabang nawala ng pag-asa kasi dami niyang kakompetensya. Pero ang nakakatuwa naman po, mga kapatid, mga kaibigan, itong dalaga na kanya pong nililigawan ay hindi niya po sinasagot yung mga nanliligaw. Kaya parabang nagkakaroon siya ng lakas ng loob, ay may pag-asa pa ako na ipagpatuloy ko ang panliligaw. Dumating din sa punto ng buhay niya na yung magtatapat na sana siya, ay bigla siyang kinabahan. Ang inisip niya, baka hindi ako sagutin ito, baka ako ay i-reject nito. Dahil nga po, mga kapatid, ay pinanalangin niya sa Panginoon na kung ito po talaga ang ipagkakaloob ng Panginoon, ay kanya pong sinasampalatayanan at pinapasalamatan na sa Panginoon kung ano man ang maging response o maging katugunan o kasagutan ng dalagang ito. Sa madaling sabi po, mga kapatid, hulaan niyo po ano pong nangyari. So, sa madaling sabi po, tama po kayo, naging sila po, mga kapatid, mga kaibigan. Dumating sa punto na gumanda yung pagsasama nila, nakakatuwa, at naging magkakilala pa sila ng lubos. At nung naging sila po, mga kapatid, tumagal yung mga panahon, mga taon, mga lumipas yung mga araw at mga taon, ay sa madaling sabi, dahil po ay itong lalaki ay parabang medyo, sabihin natin, umiedad na kasi ang lalaki ay medyo mas matanda doon sa ng babae ng halos 8 taon. Ngayon, sa madaling sabi, itong binatang ito ay nag-propose. Yan po yung madalas na sobrang nakakaba na sabihin mo sa isang babae yung magpo-propose ka para yung papakasalan ng babaeng ito. At siguro, ewan ko lang kung yun din po ba ang inihintay ng mga babae na magtapat ang lalaki at upang sila pa ay may kasal.
Ngayon po, sa madaling sabi, paiklin po natin ang kwento. Dumating po sa punto na sila po ay nagkaroon po ng engagement. Ang sabi na ano? Ang sabi ng lalaki, mamamanhikan ako sa iyong nanay sa ganitong araw, sa ganitong taon. Sabi niya, pero bago ako mamamanhikan sa iyong pamilya, sa iyong mga magulang, maaari ba ako na paintulutan mo ako na uuwi sa aming probinsya, sa Visayas, upang maipagpaalam ko sa aking mga magulang na ako'y magpapakasal na. Sa madaling sabi po ay ang ginawa, ang sabi ng babae, o sige, basta ipangako mo na babalik ka at pupunta ka. So sabi ng lalaki, pangako sa'yo, ako'y muling babalik at tayo ay magpapakasal. Sa madaling sabi po, umalis ang lalaking ito. Umuwi po sa kanila pong probinsya. Nung panahong iyon ay hindi pa po uso po yung eroplano, barko-barko lang po. At minsan ay bus o yung tinatawag nating peltranco. Sa mga nakaka-relate po, mga probinsyano, peltranco. So, sa madaling sabi, itong binatilyong ito, mga kapatid, mga kaibigan, umuwi po siya doon, nagpaalam siya sa kanyang magulang at hiningi po ang basbas ng kanya pong magulang. At sa madaling sabi, dumating po ang panahon na siya po ay yung araw ng kanyang pamamanhikan, dumating po sa punto, ito po yung nakakalungkot. Diba, ang lalaki, nangako siya na siya po ay babalik kahit anumang mangyari. Pero dumating po sa punto, mga kapatid, mga kaibigan, yung eksaktong araw at panahon na kanyang pinangako na siya'y muling babalik ay nagkaroon po ng malaking trahedya, nagkaroon po ng napakalakas na bagyo, napakalakas ng ulan. Pero itong lalaking ito, habang siya po'y nagbabiyahe na mula sa Visayas papuntang Mindanao, ay nakarating po siya ng Mindanao. Kaso nga lang, pagdating po niya doon sa lugar ng babae, ay kailangan pa niyang sumakay po ng kabayo. Kasi nung panahon na yun, hindi pa po masyado usoy po yung motor. Ang naalala kong mga sasakyan noon ay yung Kawasaki na, yung sobrang ingay. Yun po yung ginagamit noon . At ngayon po ay ginawa niya kasi wala po masyadong sasakyan noon at wala pa masyadong magandang kalsada kagaya po sa panahon natin ngayon. Ang ginagawa niya po ay ang ginamit niya po ay kabayo para po makapunta po doon. Kaso nga lang ay hindi lamang po isang oras ang biyahe, kundi halos kalahating araw ang kanya pong pagkakabayo doon. Dumating sa punto na sobrang napakalakas ng ulan. Ang inisip ng dalaga, ang inisip po ng babae, sabi niya na, baka hindi natutupad yun sa pangako yung kasintahan ko ngayon. Basta ang sabi niya, ang kaisipan ng babae, ayaw niya yung paasa. Ayaw niya yung walang isang salita. Ang katwiran o prinsipyo ng babaeng ito, ang sabi niya sa kanyang sarili, kapag sinabi mo, gagawin mo kahit anumang mangyari. Kasi ayoko na walang isang salitang tao. So, ito po ay meron pong, ito pong babae nito, ang sabi niya ay baka bumagyong, sabi niya, pag hindi talaga pupunta tong lalaking ito, hindi ko na siya papakasalan. So, sa madaling sabi ay akala ng babae na akala ng babae na hindi talaga pumunta yung lalaki kasi isipin nyo naman po, bumabagyo. Pag umaambon pa nga lang, ayaw mo nang lumabas ng bahay kasi ayaw mong mabasa ka. Pero alam nyo po mga kapatid, mga kaibigan, ang nakakatuwa at nakakamanga po sa binatang ito, kahit napakalayo na kanyang pinagmulan, siya lamang po ay nagbiyahe para lamang po makita at mapuntahan ang kanya pong minamahal. So sa madaling sabi po mga kaibigan, dumating sa punto na siya po'y nakasakay ng kabayo at basang-basa sa ulan. Hindi po 'yon kanta. Habang siya po'y naglalakbay, dumating sa punto na sobra napaka makulimlim at napakalakas ng buhos ng ulan. At kahit na parang dumidilim at parang nilalamig na po siya, mga kapatid, mga kaibigan, ay patuloy at patuloy pa rin siya na naglalakbay na nakasakay sa kabayo.
Dumating po sa punto na ito po yung pinaka-challenging sa buhay niya ng lalaking ito na kung paano po makakapunta sa bahay ng kanyang sinisinta. Sa madaling sabi mga kapatid, sa lugar na yon ay kailangan mong may tatawirin ka na may dalawang malaking ilog. Ang nakalimutan ko yung term ng Bisaya eh. Yung napakalaking ilog po yan siya, napakalaking ilog na kailangan niyang tawirin. So, dahil nga po ay umuulan, napakalakas ng baha. Kung kayo po ang lalaking iyon at dumating po sa punto na malakas ang buhos ng ulan at para bang lamig na lamig ka na at bumabaha pa po yung ilog, ngayon po ang tanong ay, pupunta ka ba o hindi? Sa madaling sabi po mga kapatid, mga kaibigan, itong lalaking ito ay nagpatuloy siya. Ang ginawa niya, kasi kahit na napakalakas ng agos ng tubig sa ilog, ang ginawa niya, pumunta siya doon sa bandang unahan, tapos siya at yung kabayo na kanya pong sakay-sakay, ay sila po ay lumangoy, tinawid nila yung ilog na yon. At sa madaling sabi po mga kapatid, mga kaibigan, ay muntika na siyang malunod, pero purihin ang Diyos sapagkat siya po ay buhay nung panahon na yon at kasama po yung kabayo na kanya pong sinasakyan. Sa madaling sabi, akala niya na tapos na yung kalbaryo niya. Dumating po sa punto na umabot po yung dumilim na yung kalangitan at paggabi na po mga kapatid, mga kaibigan. Ang ginagawa niya, kahit po siya ay nabasang-basa na sa ulan, nilalamig na, pagod na kahit yung kabayo niya, dumating po sa punto na halos hindi na makalakad ang kanyang kabayo, ang ginawa niya po mga kapatid, mga kaibigan, ay iniwan na lang po muna ang kanyang kabayo at siya po ay naglakad. Ang kanyang nasa isipan ay ganito, aanin ko yung pagod kung nakikita ko naman ang aking mahal. Makikita ko naman ang aking minamahal. Kaya ang kanyang motivation mga kapatid, kahit pagod na pagod, kahit nilalamig, kahit parabang nahirap na siya, dahil po mayroon po siyang pangako na binitiwan sa kanyang minamahal, ay gusto niya na ayaw niyang mabali ang pangakong iyon. Sa madaling sabi po ay nagpatuloy po siya. Ang babae naman po sa kabilang banda, habang umuulan na napakalakas, ang sabi niya, imposible na talaga na pupunta itong lalaking ito na kanyang tutuparin ang kanyang pangako sa akin. So sa madaling sabi po mga kapatid, mga kaibigan, ang sabi niya, para siyang nagdabog, sabi niya, hindi na talaga pupunta, hindi na talaga babalik, hindi niya na talaga tutuparin ang kanyang pangako sa akin. Kaya ang sabi ng babae sa kanyang kaisipan, kapag hindi talaga siya dumating sa araw na ito at ipinagpabukas niya, hindi ko talaga siya papakasalan. Sa madaling sabi mga kapatid ay palagi siyang nagmamaktol at palagi niyang sinasabi na ganito ganyan. Ay hindi talaga walang isang salita ang lalaking ito. Narinig po siya ng kanyang nanay. Dumating sa punto na ang sabi ng kanyang inay, ang sabi niya, anak, pagbigyan mo naman yung tao, baka parating na 'yon. Sabi naman ng dalaga, ay nay, parang malabo na nay, malakas yung ulan, baka hindi na talaga pupunta po yun. So sa madaling sabi po, gumabi na. Ang sabi ng dalaga sa kanyang sarili na at sa kanyang sinabi niya rin sa kanyang nanay, ang sabi niya na, basta ma, pag hindi darating ang lalaking ito sa gabing ito at pinagpabukas niya, madaling araw pa lang, pupunta ako sa bahay ni Uncle at doon ako matutulog at hindi na ako magpapakita sa kanya kahit kailan pa man. Yun ang kanyang binitiwang salita sa kanya pong nanay. Sa madaling sabi po mga kapatid, dumating sa punto, balik po tayo doon sa kwento ng lalaki. Habang itong lalaki ay medyo palapit na siya kasi ang bahay po pala ng babae. Kasi yun po ay, pag makapunta po kayo ng lugar po ng Compostela Valley, ay mabundok po doon. Mabundok po doon sa lugar na yon. At sa madaling sabi, ang ginawa niya, nilakad niya. At doon sa pinuntahan niya, mga kapatid, mga kaibigan, nagabihan na. Buti na lang, kahit nung gumabi na po, mga kapatid, mga kaibigan,
ay itong ang nakakatuwa po ay yung sa gabing iyon na nung gumabi na ay bigla ay tumigil na rin po ang ulan at nagkaroon po ng buwan. Sa madaling sabi ay kahit papano ay meron siyang liwanag na nakikita. Kahit papano ay nakikita niya po ang daan. Kahit papano, kaso nga lang po ay sobrang maputik at palagi po siyang nadudulas at napakadumi na niya po mga kapatid, mga kaibigan. Dumating sa punto na mga bandang alas 8 na ng gabi, hindi pa rin dumating ang lalaki. Dumating na ang alas 9 ng gabi, hindi pa rin nakarating yung lalaki. Dumating sa bandang alas 10 na ng gabi, hindi pa rin po nakarating po yung lalaki sa bahay ng kanyang pong minamahal. Dumating sa punto ng inisip ng babae ay hindi na yata darating ito. Sa madaling sabi po mga kapatid, bago mag alas 12 ng hating gabi, itong lalaki ay nung nakita niya na mayroon na pong ilawan, mayroon na pong kung lampara, may nakita na siya, nakikita niya yung bahay ng kanyang sinisinta at ang bahay po nila ay meron na pong ilaw ng liwanag ng lampara, ay bigla po siyang napasigaw. Sinigaw niya po ang pangalan ng babaeng ito. At nagulat po yung babae sapagkat sa hating gabing iyon ay may sumisigaw. Akala po nila aswang. Kasi yung mga kabisayaan doon sa Mindanao ay parang takot sila sa aswang. Lalo-lalo na po ay hating gabi, sobrang dilim. At yun po ay katatapos lamang ng ulan. At sa madaling sabi, sumisigaw ang pangalan na para bang tuwang-tuwa ang lalaki na parabang pagod na pagod na tuwang-tuwa siya na isinisigaw ang pangalan ng kanyang sinisinta. Sa madaling sabi ay napabangon po itong babae at ganun din naman ang nanay niya. At dumating sa punto na sabi ay, sino yun? Sino yun? Tinatanong nila. At nung na-recognize ng babae na yung boses pala ng kanyang kasintahan na nanangako na siya'y muling babalik. Sa madaling sabi po mga kapatid ay lumabas sila ng bahay at kanilang inilawan ng lampara at nung naninagan nila, hindi nila makilala kung sino po yung tao na palapit sa kanila sapagkat kasi punong-puno ng putik ang buong katawan, pati mukha putik na putik kasi medyo pabundok na po yung sa kanila at habang siya'y umaakyat ay nadudulas po itong lalaki at gumugulong at putik na putik ang mukha. Dumating sa punto na napatawa po yung babae, napatawa kasi pag habang umaakyat yung lalaki, nadudulas siya at na yung mukha niya ay nasusubasob doon sa putik. Dumating ang punto mga kapatid na habang siya po ay tumatawa, pinagalitan siya ng kanyang inay. Ang sabi ng nanay sa dalaga, bakit mo tinatawanan yung tao? Eh yung tao nga nagsusumikap na nga na ginawa niya ang lahat para ikaw mapuntahan. Sa madaling sabi ay biglang napatahimik itong babae, itong dalaga, at bigla niyang na-appreciate ang ginawang effort ng lalaking ito. Sa madaling sabi, mga kapatid, mga kaibigan, dumating sa punto na si nakapagbihis po yung lalaki, nakaligo na, kwento niya yung mga story niya, yung paano siya nakapunta, nakarating po doon, ano yung mga challenges na kanya. At doon po namangha ang dalaga at doon po siya nagsabi na yes, na siya po ay magpapakasal sa lalaking iyon. Sa madaling sabi po mga kapatid, mga kaibigan, gusto niyo po bang malaman kung sino po yun, yung bida po sa ating kwento na pangako sa iyo? Actually po, yun po ay kwento ng totoong buhay ng nanay at ng tatay ko. Dumating sa punto na sila po ay nagpakasal po sila at nagkaroon sila ng 10 anak. 10 anak, ako po yung bunso. At nakakatawa dahil po ito po yung natutunan ko po sa aking ama na ito po'y kwento din ng aking ina na kapag ikay mangangako ay dapat tuparin mo ang iyong pangako. Maging maliit man yan o malaking bagay, basta't ikay ay nangako, kailangan maging tapat ka sa iyong mga salita. Dapat huwag mong babaliin at huwag mong ipapako. Kaya ngayon mga kapatid ay mga kaibigan, ang Panginoon ay nangako din siya na ang sabi niya,
Tingnan po natin sa aklat ng Juan 14, ang talata po ay 3. Ang Panginoong Hesus ay nangako na ganito. Sabi po dito, "At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon." Dito po ipinapakita, mga kapatid, mga kaibigan, ang Diyos ay nangako sa atin. Si Kristo ay nangako sa atin. Ang sabi niya, "Pangako ko sa iyo, ako'y muling babalik." Kapag ang Diyos ay nangako, ay hindi po ito napapako. Sapagkat kung ano po ang kanyang mga sinalita, ay kanya pong itong gagawin. Sapagkat sinasabi ng Panginoong Hesus, dapat ang iyong oo ay magiging oo, ang iyong hindi ay magiging hindi. Ngayon, ito po ang katanungan po sa atin sa mga oras nito. Tingnan po natin at basahin. Kailan ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesus? Kailan po kaya magbabalik ang Panginoong Hesus? Hindi kagaya po ng aking ama na siya po ay nangako sa aking ina na siya po ay napupunta sa babalik sa taon na ito at sa buwan at sa mga araw na ito. Ganit, may petsa. Pero ang tanong po ay, kailan nagbigay po ba ng petsa ang Panginoon o nagbigay po ba siya ng date ng kanya pong pagbabalik? Ating pong alamin kung kailan ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Ating pong tingnan at basahin ang ating pong Biblia sa aklat po ng Mateo, ang 24, na ang talata po ay 3 at hanggang pong 14. Ating pong pakinggan at basahin. Sabi po dito, sabi dito, "Samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga ulibo, lumapit sa kanya ang sa sarilinan ang mga alagad at nagsasabi, 'Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon?'" So, nagtanong po ang kanyang mga alagad. Ang tanong ay, kailan po ang iyong pong pagbabalik muli? At kailan po ba ang katapusan ng panahon o kawakasan po ng mundo? Sabi po dito ng Panginoong Hesus, verse 4, "Sumagot si Hesus at sinabi sa kanila, 'Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ng sinuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, Ako ang Kristo, at ililigaw nila ang marami.'" So, ang sabi po, ang palatandaan ng pagbabalik ng Panginoong Hesus, ang sabi niya, bago siya darating, marami daw po ang magsisilitaw at magsasabi, "Ako ang Kristo." Alam niyo po, mga kapatid, mga kaibigan, ay ito lang po ay nakakatawa sapagkat meron pong isang tao doon po sa lugar po namin sa Davao, ang sabi niya, siya daw po si Kristo. Siya daw po si Kristo. Siguro po, kung kilala niyo po yun, ay mas maganda. Ang sabi niya, nag-aangkin siya na siya daw si Kristo. So, maliwanag po na sinasabi ng Panginoong Hesus na anak ng Diyos, ang sabi dito ay, bago siya muling babalik, ang sabi dito po, ang palatandaan ay, marami daw po ang magsisilitawa na mga bulaang Kristo at marami po ang maililigaw. Kaya ngayon, itong taong ito na nagsasabi na siya daw yung anak ng Diyos, siya daw si Kristo, ay marami po ang nabulag sa kasinungalingan at marami pong naniwala sa kanya. Nakakalungkot lamang po, mga kapatid, mga kaibigan, kung tayo po ay maniniwala sa kanyang sinasabi. Sapagkat itong taong ito ay nagkukunwari na siya daw si Kristo. Kaya ang sabi ng Panginoon, tunay lamang po na ang Biblia ay, ang sinasabi ng Biblia ay katotohanan lamang. So bago palang mangyari yun, ay sinabi na ng Panginoong Hesus. Ano pa po ang sinabi ng Panginoong Hesus? Ang sabi po dito, verse 6, "At makakarinig kayo ng mga digmaan at ng mga balibalita ng mga digmaan. At mag-ingat kayo na huwag kayong mangamba sapagkat kailangang mangyari ito subalit hindi pa ito ang wakas." Ang sabi ng Panginoong Hesus, bago siya muling darating o babalik, ito po yung palatandaan ng kanyang pong malapit ng pagbabalik. Ang sabi po doon ay magkakaroon po ng digmaan. Ang sabi po dito, sa verse 7, "Sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa
at ang kaharian laban sa kaharian at magkakaroon ng mga taggutom at mga lindol sa iba't ibang dako. Ibig sabihin, mga kapatid, magkakaroon daw po ng mga digmaan. Ang tanong, nagkaroon na po ba ng digmaan sa buong mundo? Ang bansa sa bansa, kaharian sa kaharian? Nangyari na po ba yan? Nangyari na po yan. Ito po yung panahon ng unang digmaan at ikalawang digmaan, yung World War I, World War II. At yan po ay nangyari sa buong mundo, sa kaysaysayan po natin. Nagkaroon na po ba ng mga taggutom? Ngayon nga lang po ay nararanasan po nating taggutom. Ito po ay lalong-lalo na itong pandemic crisis, itong coronavirus, ay marami pong nagugutom po ngayon. Malinaw po at maliwanag na ang sinasabi ng banal na kasulatan ay ang tanda ng pagbabalik ng Panginoon ay nangyayari na. Ang sabi po dito ay, at magkakaroon ng mga lindol sa iba't ibang dako ng mundo. So dito pa nga lang po sa Pilipinas, naranasan po natin noong January, dito po sa parte ng Tagaytay at Batangas, ito pong Bulkang Taal. Naranasan po natin ang pagsabog at napakalakas po ng lindol. At dito po ay marami pong sa iba't ibang bansa ay nagkaroon po ng napakalakas na magnitude ng lindol na ang iba naman ay nabitak yung lupa. So yun po ay mga palatandaan ng malapit na pong pagbabalik ng Panginoon. Ang sabi po dito, ngunit ang lahat ng mga ito ay pasimula lamang ng matinding paghihirap. So, wag po tayo magtataka. Yung mga nangyayari po sa atin ngayon, yan po lang po ay pasimula pa lamang. Kaya ang sabi dito, verse 9, pagkatapos ay ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapuputan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. So makikita po natin, bilang tayo po mga Kristiyano at nananampalataya kay Hesukristo at naniniwala sa ikalawang pagbabalik ng Panginoong Hesus, marami po sa atin ang pag-uusigin. Ang sabi po doon, ang iba ay pagkatapos ay bibigay kayo sa kapighatian at kayo papatayin at kayo kapuputan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Ang sabi po dito, dahil sa iyong pagtatapat sa Panginoong Hesukristo at dahil sa iyong paghihintay sa kanyang muling pagbabalik, tayo po ay makakaranas din ng mga pagsubok. Ang iba sa atin ay pag-uusigin, ang iba sa atin ay kapuputan at papatayin. Pero ang dahil lamang po sa panindigan lang natin o sa ating pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus. Yan po ay nangyari na. Nakaranas na po tayo sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang rehiyon ay nakakaranas na po tayo ng mga bagay na ito. So yan po ay natutupad na at matutupad pa. Ang sabi po dito, verse 10, maraming tatalikod at magtataksil at mapupuot sa isa't isa. Tunay po na nangyayari na po ito kahit magkapatid sa magkapatid ay naglalaban, nagpapatayan dahil lamang po magkaiba po ang kanila pong paniniwala. Ano pa po? Verse 11, maraming bulaang propeta ang lilitaw at ililigaw nila ang marami. Naalala po natin nung sabi daw ay ang kawakasan daw ng mundo ay nung year 2000. Hindi naman po nangyari. Ang sabi daw po ay 2012, hindi naman po nangyari. Dumating sa punto marami magsisilitaw na bula ang propeta at guguluhin ang kaisipan ng mga tao hanggang sa sila po ay hindi na maniwala sa salita ng Panginoon. Kasi akala nila na yun, ang sinasabi ng bula ang propeta ay galing sa Diyos, yun pala po ay hindi. So marami na po, ibig sabihin, pinapakita ng banal na kasulatan na ang pagbalik ng Panginoon ay mayroon pong mga palatandaan. Sabi po dito, dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Napansin po natin, dahil po sa kasamaan ng tao, ang pag-ibig ay lalamig. Pansinin po natin, halimbawa yung mga pagmatanda ka na daw, ay hindi ka na gagamutin kasi malapit ka naman ang mamatay. So ang gagawin, ang gagamutin na lang daw, lalo-lalo na po sa panahon natin, ay nakakaranas po tayo ng pandemic, ay sa ibang bansa, kapag matanda na, ay hindi na lang ginagamot. Ang unang ginagamot na lang, yung mga yung mga bata-bata pa. Kasi yung mga matatanda na daw, ay hayaan na lang nila na mamatay. So
pansinin po natin, maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan na dahil sa kasamaan ng tao, ang pag-ibig ay lalamig. Kahit na mga kabataan po ngayon, wala nang galang, wala nang katutubong pag-ibig sa kanila pong mga magulang at sa mga nakakatanda. At kahit po sa ating kapwa ay tayo po ay minsan ay parabang hindi na nakikitaan ng pag-ibig at tayo po ay nag-aaway at nagtatampuhan. Sabi po dito, ito po ang sinasabi. Sa verse 14, ang sabi po dito sa aklat ng Mateo 24, ang talata po ay 14, at ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipapahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. So, maliwanag po mga kapatid, mga kaibigan, na bago po pala na darating ang Panginoon, ang sabi po dito na bago po darating ang Panginoon, sa pagbalik ng Panginoon ay gusto niya na lahat ng tao ay makarinig ng pabalita ng kaharian o ng kaligtasan na ibinibigay ni Kristo. At kapag lahat ng mga bansa, lahat ng mga tao ay nakarinig na ng pabalita na ang Panginoon ay muli nang darating, ang sabi ng Panginoong Hesus, yan po ang katapusan ng mundo. So, ano pa po? Ano ang sabi sa aklat ng Apokalipsis 14, ang talata po ay 6. Ganito ang sinasabi ng Biblia. At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid na may walang hanggang ebanghelyo na ipapahayag sa mga naninirahan sa lupa, sa bawat bansa, wika at bayan. Ano daw po? Kailangan, bago po dumating ang Panginoong Hesus, bumalik ang Panginoong Hesus upang tayo po ay kanya pong kunin at isama doon sa kanyang kaharian, doon na kanyang inihanda, doon sa langit na bayan, ang sabi po doon, dapat ang ebanghelyo o mabuting pabalita ng kaligtasan ay dapat po maipahayag natin sa lahat ng naninirahan sa lupa. Diba? Ano pa po? Sa bawat bansa, ikaw man po ay Pilipino, ikaw man Amerikano, Inchik ka man, Koreano ka man, o Roso ka man, o Aponesa ka man, anuman ang iyong bansa, kung saan ka mang bansa nang galing, anuman ang iyong wika, maging Bisaya ka man, Tagalog, Ilocano, Ingles, o anuman ang iyong pong wika, at kung anuman po ang iyong bayan, nararapat lamang po ikaw at ako, tayong lahat ay makarinig po ng pabalita ng kaligtasan na ibinibigay sa atin ng Diyos. Ngayon po, ang katanungan ay, bakit hanggang ngayon ay di pa dumarating ang Panginoon? Ito po yung napaka bigat na katanungan. Kasi po, ay maraming nagsasabi na, palagi namang naririnig namin yan na ang Panginoon malapit nang darating. Sabi ng lolo ko, darating na daw po ang Panginoon, namatay na lang yung lolo ko, yung tatay ko, nung nakinig siya, ay sabi ay malapit na daw dumating ang Panginoon, matanda na, patay na, yung iba ay namatay na, ngayon ako naman ay tatanda na rin, ay hindi pa rin dumating ang Panginoon. Ang tanong po mga kapatid, bakit hanggang ngayon ay di pa dumarating ang Panginoon? Ibig sabihin po ba ay hindi niya natutuparin ang kanya pong pangako sa atin? Ating pong pag-aralan, ayon po sa banal na kasulatan, ano po ang sinasabi ng Diyos? Sa aklat ng, kung kayo po ay mayroong Biblia, sa aklat ng Unang Pedro 3, na ang talata po ay 1 hanggang pong 9, ating pong pag-aralan. Ang sabi ng banal na kasulatan, sabi dito, mga minamahal, ito ngayon ang ikalawang sulat na isinusulat ko sa inyo at sa dalawang ito'y ginigising ko ang inyong tapat na pag-iisip sa pamagitan ng pagpapaalala sa inyo na dapat ninyong maalala ang mga salitang ipinahayag noong una ng mga banal na propeta at ang utos ng Panginoon at tagapagligtas sa pamagitan ng inyong mga apostol. Una sa lahat, dapat ninyong malaman ito, ang sabi ni Apostol Pedro, na sa mga huling araw ay darating ang mga manlilibak, yung mga nangungutya, na darating ang mga manlilibak at lumalakad ayon sa kanilang sariling mga pagnanasa,
at magsasabi, nasaan ang pangako ng kanyang pagdating? Kasi ang tagal-tagal na po, bakit ilang taon na ang lumipas, bakit pa daw po ay hindi pa dumarating ang Panginoong Hesus? Ang sabi ng manlilibak, nasaan ang pangako ng kanyang pagdating? Sapagkat buhat pa ng mamatay ang ating mga ninuno na natili ang lahat ng mga bagay sa dati nilang kalalagyan mula ng pasimula ng paglalang. Pansinin niyo po, yung mga ninuno, kaninunuan natin mula kay Adan hanggang sa panahon natin, ay sila po ay nasa libingan pa rin. Hindi pa rin sila ginising ng Panginoon. Yun po yung sinasabi po ng mga nangungutya, na sabi, ang tagal naman ng Panginoon, baka hindi niya na totoo pa rin ang kanyang pangako. Ang sabi pa dito sa verse 5, sinasadya nilang hindi pansinin ang katotohanan ito. So ayaw na nilang pakinggan. Kahit sila ay binibigyan na ng babala, sila ay sinasaway na ng Panginoon, gumagamit ang Panginoon ng mga tao na sila po'y palalahanan, ayaw na po nila at sinasadya na nilang hindi pansinin ang katotohanan ito na sa pamagitan ng salita ng Diyos ay nagkaroon ng langit ng unang panahon at inanyuan ang lupa mula sa tubig at sa pamagitan ng tubig. Ngunit sa pamagitan ng gayon ding salita ang kasalukuyang langit at lupa ay iningatan para sa apoy. Alam niyo po mga kapatid, kung paano, ang sabi dito, kung paano ang Diyos ang siyang naglika ng langit at ng lupa at sa pamagitan ng salita ng Diyos ay nayari po lahat ng bagay, ang sabi po ni Apostol Pedro sa talatang 7, ngunit sa pamagitan ng gayon ding salita ang kasalukuyang langit at lupa ay iningatan para sa apoy na inilalaan sa araw ng paghukom at sa paglipol sa masasamang tao. Ibig sabihin po mga kapatid ay ang Diyos ay hinahanda niya, naghahanda na siya ng paghahatol at paghukom sa mga masasamang tao na hindi po nananampalataya sa kanya. Sabi dito, tandaan po natin ang sabi ni Pedro. Verse 8, subalit huwag ninyong kaliligtaan ang katotohanan ito. Mga katotohanan ito, mga minamahal, ang isang araw sa Panginoon ay tulad sa 1,000 taon at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw sa Diyos. So tandaan po natin mga kapatid, ang Diyos po ay hindi po mabagal. Ang Diyos po ay omnipresent. Ibig sabihin, ang Diyos po ay nasa lahat ng mga dako at siya po ay palaging present. Ang Diyos ay wala po siyang simula, wala po siyang wakas. Kasi ang Diyos ay always present. Ang sabi dito, sapagkat inahalin tulad ni Apostol Pedro na isang araw sa Diyos ay 1,000 taon sa tao. Ang 1,000 taon sa tao ay isang araw lamang sa Diyos. Ang sabi dito, verse 9, ang sabi po dito, tingnan po natin sa screen, sa unang Pedro 3, ang talata po ay 9, ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang mga pangako na gaya ng kabagalan na itinuturing ng iba, kundi matiyaga sa inyo na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Kaya po pala mga kapatid, mga kaibigan, kaya po pala ang Panginoong Hesus ay hindi pa po dumarating po sa mga oras nito. Anytime, actually mga kapatid, mga kaibigan, anytime, pwede po siyang dumating. Pero bakit hindi po siya dumarating pa ngayon? Mga kapatid, mga kaibigan, ang sagot ni Apostol Pedro, ang sabi niya, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba. Ang Diyos, hindi niya dinidelay. Hindi nagdidelay ang Diyos. Anytime, kapag hindi ka handa, masyasyak ka na lang. Alam niyo po yung pag may bisita ka, tapos hindi ka nakapag-prepare, bigla na lang pumunta na yung wala man ng sinabing petsa o oras na pupunta. Ganon po mga kapatid ang pagbabalik ng Panginoon. Ang sabi dito, na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matiyaga sa inyo na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi.
Kaya pala ang nais ng Panginoon sa mga oras na ito, mga kapatid, ang tanong, handa ka na ba sa pagbabalik niya? Kumusta po ang iyong pamilya? Kumusta po ang iyong mga kamag-anak? Kumusta po ang iyong sarili? Kumusta po ang iyong mga kaibigan? Ang tanong, sila po ba ay nakapagbalik na ng loob sa Panginoon? Kung palagi mong sinasabi o atin pong iniisip sa ating sarili na ang Panginoon, napakatagal ng Panginoon, ang tanong, ano ang iyong ginagawa? Ano ang aking ginagawa? Baka ako po ay palaging nakaupo lang at naghihintay ng pagpapala. Mga kapatid, mga kaibigan, maraming tao ngayon na namamatay dahil sa kanilang kakulangan sa kaalaman o karunungan sa salita ng Diyos. Bakit po? Ano po yung ginagawa natin? Bakit sinasabi natin matagal o mabagal ang Panginoon sa kanyang pagbalik? Ang nais ng Diyos bago siya dumating, mga kapatid, gusto niya na ikaw at yung pamilya mo, ang kamag-anak mo, yung nanay, tatay mo, o yung mga anak mo, gusto ng Diyos ay makasama mo din naman sa langit na bayan. Gusto natin na pumunta sa langit. Ipaano na lamang po ang ating pong pamilya? Gusto natin silang pumunta, makapunta sa langit. E ano po ang ating ginagawa? Bakit hindi po natin sila pinapalalahanan? Bakit hindi po natin sila inihahanda sa pagbabalik ng Panginoon? Ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan, bago po siya bumalik, ay dapat tayo po ay maging handa sa kanyang pagbalik. Ang sabi po dito sa huling talata na ating pong pag-aaralan, ang sabi dito sa Tito 2:13, ang sabi po dito, napakaganda. Ang sabi po, nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Gusto ng Panginoon na tayo po habang tayo po'y naghihintay ay tayo po'y naghahanda. Ang gusto ng Diyos na sa kanya pong pagbabalik ay mahanda mo ang iyong pong pamilya. Kaya ito po ang katanungan po sa atin, mga kapatid, mga kaibigan. Ang Panginoong Hesus ay malapit nang bumalik. Malapit na. Nasa pintuan na. Napakalapit na, mga kapatid. Ang tanong ay, handa ka na ba? Kung ngayon, sa mga oras nito, o mamayang gabi, ay darating ang Panginoon, tanungin natin ating sarili, handa na ba tayo? Tanungin natin ang ating sarili, inihanda na ba natin ang ating pamilya para sa langit? Inanda na ba natin ang ating mga kaibigan, ang ating mga kamag-anak, ang ating mga kakilala para sa langit? Mga kapatid, mga kaibigan, ang Diyos ay nagbibigay po ng palugit. Kaya ang ating pong gawin, mga kapatid, habang tayo po'y naghihintay sa Panginoon, ay sikapin po natin, hikayatin po natin ang mga tao na sila po'y maging handa na sa pagbabalik ng Panginoon, lahat tayo po, ikaw at ako, lahat tayo ay magligtas sa ikalawang pagbabalik ng Panginoon. Tandaan po natin, ang Diyos ay nangako. Ang sabi niya, pangako sa iyo, ako'y muling babalik. Kaya nawa po sa mga oras nito ay pagpalain po tayo ng Panginoon. Akin pong ininbitahan ang ating pong magbibigay po ng mensahe ng awit at nawa po'y anamnamin po natin ang mensahe po ng awit ng Panginoon. Magkakasama, walang mawawagli.
Ay sarap manahan doon sa langit na bayan. Tuwa at kasiyahan ang mapapakinggan. Walang mararanasan na mga kapighatian doon sa Ama. Panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humandang salubungin siya. Ikaw ako, tayong lahat, lahat makakasama. Walang mawawalit kahit isa. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humandang salubungin siya. Ikaw ako, tayong lahat, lahat makakasama. Walang mawawagalit kahit isa. Maraming salamat po sa napakagandang awit ng papuri sa Panginoon. Tunay nga po mga kapatid, mga kaibigan, ang panahon ay napakalapit na, napakalapit na. Gusto ng Diyos na tayo po'y maging handa. Kung ang inyo pong dalangin, nanawa po sa pagbabalik ng Panginoon ay tayo po'y maging handa. Ating pong ipanalangin na nawa po ang ating pong pananampalataya ay huwag pa ganito-ganito, kundi tayo dapat ay manindigan kung ano ang tama. Yung katotohanan na ating tinanggap noon, panghawakan po natin nawa hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Ang gusto ng Diyos, ikaw at ako at lahat ng iyong sambayan, ang iyong pong pamilya, ang mga kaibigan, mga kakilala, ay nawa po'y maligtas kagaya mo at kagaya ko. Nawa po, kung yun po ang iyong katugunan, na nawa po'y tayo po ay maligtas sa pagbabalik ng Panginoon, maaari ko po ba kayong isama sa panalangin. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong kabutihan. Nawa, Panginoon, sa aming po nawa pong paghihintay sa inyo pong muling pagbabalik, nawa po'y dagdagan niyo po nawa ang aming pong pananampalataya sapagkat nakikita na namin po ang mga tanda ng inyo pong mga pagbabalik, mga sakuna, mga trahedya at lahat ng ito, O Diyos, ay natupad na. Ang hinihintay na lang po namin ang inyo pong pagbabalik. Bigyan mo nawa kami ng katiyagaan na kahit anumang dumating problema sa amin, ay panghawakan pa rin namin po ang pananampalataya na tinanggap namin noong una. Patawad po, O Diyos, na sa amin pong mga pag-alinlangan. Patawad po, Diyos, sa amin pong mga kakulangan at pagkakasala at pagkamali. Ito po aming dinadalangin at pinapasalamatan sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen.